Magandang gabi mga kapamilya. Welcome to Huwag Kang Mangamba, The Healing Finale. At kasama natin ngayon, Gold Squad, Andrea, Francine, and Seth. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi po. Magandang gabi, MJ. Ano pakiramdam watching the finale? Ito na tayo. Naalala ko, 8 months ago, nag-gap show din tayo for the pilot week. Ano pakiramdam na we're now at the end of the story? Andrea. Siyempre, nakakalungkot, pero magaan din sa loob kasi alam ko at kaming lahat na binuhos namin ang best namin, lahat ng effort namin sa show na to. Kaya masaya ako na nagtatapos kami na malakas, nagtatapos kaming nagbibigay pa rin ng inspirasyon sa mga tao. So, medyo bittersweet, masakit, pero I'm happy na nagawa namin tong Gold Squad ng maayos at marami kaming naitulong. Yan. Francine, ikaw naman. Pareho po, nakakalungkot, pero masaya. Nakakalungkot kasi ngayon pa lang po talaga nag-sink in sa akin na talagang tapos na ito na yung last namin na i-airi kami na mapapanood yung Huwag Kang Mangamba. Pero masaya kasi nakatapos kami ng teleserye tapos sa gitna pa ng pandemya, and nakakatuwa dahil nakakapagbigay kami ng hope, ng inspiration sa mga taong sumusuporta po sa teleserye namin. Parang hindi naman kayo malungkot. Ang gaganda niyong dalawa ngayong gabi. Pwede po maging malungkot ang maganda. pwede maging malungkot ang maganda. O yung pogi naman. Seth, anong pakiramdam? Nakakaiyak. Nakakahati ng puso. Pero gaya ng sinabi ng dalawa, masaya kami at proud kami dahil nga nakatapos kami ng isang blessing na naman. Kumbaga, hindi lang para sa amin, kung hindi para sa mga nanonood, sa mga kapamilya natin. Nabigyan natin sila ng konting oras para maisip na hindi sila nag-iisa. Nice. Ganda ng message mo. Ganda ng message mo, Seth. So, sobrang saya namin. I know. At we are celebrating. The reason why we're having this gap show ay tayo nagsiselebrate sa success ng Huwag Kang Mangamba. At the same time, nagpapahatid ng pasasalamat ang ating Gold Squad. Doon sa mga nagtitweet na po, maraming salamat. Hashtag The Healing Finale ang ating hashtag for tonight. Nagbabasa ako ng mga tweets na iiyak sila, na aawa sila kay Yula Valdez sa sinapit niya. Iba naman, naiiyak din pa rin kay Barang. Ang ganda ng theme kasi ng finale natin, Andrea, Francine, and Seth, reconciliation, healing, and faith. Diba? Hindi nawawala. At kayo ba, pag pinapanood nyo gabi-gabi, na-imbibe nyo yung kwento rin, yung magandang mensahe ng kwento? Actually, hindi lang pag pinapanood. Pag ginagawa din ho talaga namin yung eksena, nadadala ho talaga yung emotions namin sa bawat linya, sa bawat gagawin namin every day. Parang every month, kasi every month yung lock-in namin halos. So, nandito, nakatak na sa amin ever since nung nag-start kami nung November, this month din, last year. Wow! Every day is a blessing. Wow! Ba't mo nasabi, Seth, that every day is a blessing? Kasi ano, gaya ng sinabi ni Ali, yung ginagawa namin, talaga nabibit-bit namin kahit wala kaming taping. So, kumbaga, sobrang, hindi lang basta kami nagtrabaho eh. Kumbaga, para kaming nakinig sa salita ng Diyos. Wow! Yes. Hindi lang galing. Basta kami nagtrabaho. Yun po. Francine, ikaw naman, I wanted to ask, no, ano yung favorite mo na part of doing this project? Siguro po, hindi lang isa yung favorite part ko eh. Gusto ko po yung mga eksena namin kapag nagpapakita si bro. Kasi parating natatawa, pagka meron akong problema, like sa sarili ko, laging tumutugma yung mga linya ni bro sa pinagdadaan ko. So parang kinakausap niya din ako ng ganun in a way. So, yun yung mga favorite part ko na nangyayari sa akin sa show. Totoo ba yan, Francine? Parang medyo kinilabutan naman ako doon kasi that's divine. That's divine intervention, Chin, ha?
Yes po, kaya nga po, kapag kami mga ganun talaga, sineseryoso ko yung mga eksena pagkakasama si bro. Pero minsan kapag ka medyo baliw na, natatawa rin talaga ako. Pero seryoso po talaga. As in, ramdam ko. Tapos ako rin kinikilabutan ako mismo. Tapos on the spot pa. So parang, okay bro. Tapos parati yung light ni bro na nandito ko. At hindi ka nag-iisa. So parang yun yung pinangahawakan ko. Na doon ako kumakapit. Hindi ako mag-isa. So kaya ko tong lagpasan. Ah, nice. We're down to our last 2 minutes before we go back to the next segment of the finale. I wanted to ask you, bukod sa inyong apat, no, including Kyle, of course, who's not here with us, sino yung naging ka-close nyo na cast member? Well, close naman ako kasi kaming apat. That's right. Nayata yun. Si, ako ko si Ate Matet and si Kuya Dom. Si Tita Sylvia kasi ninang ko na talaga since I was 10. So silang dalawa ko. Chin, ikaw naman. Ako siguro si Kuya Enchong and si Tita Sylvia. Si Kuya Enchong din pala. Sorry. Si Kuya Enchong, si Tita Sylvia. Sila. Oh, ikaw, Seth. Sino naman? Ako po lahat. What? Grabe! Naman yung pinaka. Yung pinaka siguro po ah. Si Ate Matet, si Kuya Dom, si Tito Noni. Actually, halos lahat. Masama nga si Kuya Dom dahil roommate po siya. Ayun. Okay. Sa ating pagbabalik, tatanungin natin si Andrea, si Chin at si Seth, ano yung parang favorite off-cam moment nila during the lock-in taping?